Nas dito na tayo sa Chapter 5 ng ABM 2, Analysis and Interpretation of Financial Statements. Sabi dyan, financial statement analysis is a process of evaluating and interpreting an entity's financial statements to assess its financial health for the purpose of making better economic decisions. Class, napakahalaga ng financial statement analysis kasi ito yung halimbawa sa parte ng owner, by means of financial statement makikita niya kung ano yung standing ng kanyang kumpanya, at through that meron siya mga decision na gagawin para lalo pang umunlad yung kanyang kumpanya. Then sa side naman ng mga investor or supplier, government, ay makakapag-decide din sila kung halimbawa sa supplier kung kailangan niya pa mag-supply kasi syempre makikita niya doon kung maayos magbayad yung kumpanya. Then ganun din yung mga investor. Siyempre, makikita niya rin kung ano yung standing ng kumpanya, at kung kumikita talaga, siyempre, makakapag-decide siya na mag-invest. So, yon. So, napakahalaga ng financial statement analysis. Then, depending on the objective of the analysis, a financial statement analysis may involve analyzing one or more of the following. So, ano ba yung ina-analyze? Una, industry and economic trend. Then, pangalawa, solvency and capital structure. Pangatlo, operational efficiency. And pangapat, profitability. Una, industry and economic trend. The ability of the business to grow is affected by various external factors such as economic climate, competition, demand, and supply, market rates, government regulation, technological changes, and the like. So, dito sa industry and economic trends, so, mababasihan ng mga businesses kung ano yung epekto sa kanila ng, halimbawa, yung economic climate. For example, sa panahon ngayon, pandemic. So, ang daming mga nagsarang businesses, walang mga investor, foreign investor para mag-business dito na staff, then maraming nawala ng trabaho. So, yung economic situation ng ating bansa ay naging mababa. Then, sa competition naman, let's say, yung produkto mo maayos naman, maganda, yung may quality, then yung services mo maganda, maayos. So, ang tendency, kapag may mga competition ka, pareho ng produkto mo, ng services mo, so, mas sa'yo siya pupunta para sa'yo bumili. So, ganun. Then, sa demand and supply naman, kapag marami nagdi-demand, so, maganda yung presyo niya. Diba? Kapag marami naman supply, medyo mababa na ang presyo. So, kapag ganun, siguro, pag mababa ang presyo, ikaw bilang businessman, hindi ka muna ganong mag-susupply sa mga market. Kasi ang tendency, baka malugi ka lang, di ba? Kasi baba nga ng presyo. So, hindi man ibig sabihin yung nag-hoard ka ng produkto mo. Siyempre, titignan mo rin kasi baka malugi ka rin, di ba? So, hindi rin maganda. Then, market rates. Ano ba yung mga interest rate na binibigay ng bangko ngayon pag nag-loan ka, magkano yung interest rate na pinapatong nila tsaka sa mga lending institution, di ba? So, affected ka kung gusto mo mag-loan, di ba? Then, sa government regulation, nasusunod mo ba yung halimbawa, yung BIR, yung pagbabayad ng buwis sa tamang oras, di ba? Kasi pag lumagpas ka, na mape-penalty ka, di ba? Malaki rin yung penalty ng BIR. O kaya sa Securities and Exchange Commission, halimbawa,
kapag hindi ka nakapagbibigay ng financial statements audited, eh baka mapasara ka, 'di ba? Kasi ang Securities and Exchange Commission nagpapasara ng mga illegal na kumpanya. Ibig sabihin, hindi naka-register sa SEC, walang record. So 'yon ang tendency. So then technological changes, ano ba 'yung mga changes ngayon sa technology? Usually sa mga gadgets, sa mga makina, sa mga kitchen equipments, sa mga kotse. So maraming mga technological development na maaring maka-apekto sa iyo, 'di ba? So syempre dapat humahabol ka diyan. So 'yon. Ito na tayo sa solvency and capital structure. Solvency refers to the ability of the business to pay its debt and remain as going concern. So, ang solvency, ibig sabihin, yung business mo nagpapatuloy, going concern, then, nababayaran mo yung iyong mga short-term liabilities, tawag doon liquidity, or long-term liabilities, or solvency. So, ibig sabihin, nababayaran mo yung mga empleyado mo, nababayaran mo yung mga pinagkakautangan mo. So, ayun. Then, capital structures refers to how a business efficiently finances its operation using different sources of funds, such as debt or equity. Yan. So, syempre, sa capital structure, yung owner ang ano dyan. Ang bahala dyan kasi siya yung nag-i-invest para sa business niya. Syempre, ngayon kung kulang yung kanyang capital, pwede siyang mangutang, di ba? Pero, kaya niya din naman bayaran yon. Sabi nga dito, solvency and capital structure relates to the stability of the business. Ayun. Siyempre, kumikita ka naman eh. So, mababayaran mo siya, di ba? So, yun. Next, operational efficiency. Sa operational efficiency refers to how well a business in managing its resources to maximize earnings. So, siyempre, halimbawa sa production area mo, andyan yung mga materyales, andyan yung mga empleyado mo as labor, then yung mga makina. So, na-manage mo siya ng maayos, and siyempre, sa production, ang tendency nun, mag-earn ka ng maraming profits. Siyempre, kapag nakapag-produce ka ng maraming produkto, di ba? Then, sa profitability, refers to the ability of the business to generate profit. So, ito rin yung parang continuation. So, syempre, kapag marami kang napuproduce, ang tendency mo ay marami kang profit. Syempre, through advertise sa mga customer mo, para makakuha ka ng mga customer, para lalo pang maraming bumili sa'yo. Ayun. Then, methods of financial statement analysis. Sabi dyan, 3 methods used in analyzing financial statements are as follows. Una, horizontal analysis. Then, vertical analysis. Then, financial ratio analysis. So, una, horizontal analysis is the comparison of financial information over 2 or more reporting periods. So, ibig sabihin, yung financial statement mo nung nakaraang taon, then yung isa pang nakaraang taon, i-compare yun. Ko-compare yun kung ang mga balances nila, tumaas, bumaba, sobrang baba, sobrang taas. Then, doon nila imbestigahan para makapag-decide sila, makapag-gumawa ng desisyon kung ano yung kanilang dapat gawin para ma-improve, di ba? So, yon. So, step in horizontal analysis. Sabi, compute for the change in the amounts in a baseline year, earlier period, and a latter period. So, sabi dyan, yung earlier period, yung nauna,
yun yung magiging baseline mo. At yung latter period mo, yun yung para makuha mo yung difference, di ba? Then, divide the change by the amount in the baseline year. So, i-divide mo siya, yung baseline year mo nga, yung nauna. Ayun. Dito may example, illustration horizontal analysis. Sabi dyan, the horizontal analysis of the comparative balance sheet and income statement of ABM company are shown below. So, ito, example, computation. Halimbawa, itong line item ng cash and cash equivalents. So, noong 2019, meron siyang 30,000. Noong 2018, 80,000 pala yung kanyang balance. So, di ba kung mapapansin nyo, bumaba ng 50,000. So, yung in case of percentage, ang binaba niya is negative 62.50%. Paano ba nakuha yan? So, ayan yung computation. 30,000 minus 80,000 is equal to negative 50,000. Divided by yung base year mo, yung 2018. So, kaya nakuha mo yung negative 62.5%. So, lahat ng line items niyan, ganito yung formula na kukumputin mo. Ayan. 2019 minus 2018, then yung sagot, divide, malalaman mo kung nag-increase or decrease. Then yung sagot, ito, di-divide mo sa 2018 balances. Ayan. So, horizontal computation lang yan. So, yon. Then, tingnan din natin yung accounts, yung liabilities. Yan, sa accounts payable. Noong 2019, 980 na. Eh, noong 2018, mababa, 420. So, nag-increase ng 560. Sa ano ng percentage, tumaas siya. Ay, tumaas. 133.33% yung percentage equivalent niya. So, yun. Alimbang bumaba dito. For example, yung ito. Notes payable, non-current portion. Noong 2018, 360 na ang kanyang balance. Pero bumaba noong 2019, 180. So, ang difference is negative 180. I-divide mo yan sa 360. So, negative 50% representing your decrease. Ayan. So, horizontal, ano lang siya, computation. Ayan, madali naman, di ba? So, ayan. Dito naman tayo sa income statement. Sabi dyan, for the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018. So, dalawang taon din ang kanyang comparison. 2018-2019. So, for example, sa sales, 4 million minus 2,400,000 is equal to 1,600,000 ang itinaas. Kasi from 2.4 million naging 4 million. So tumaas ng 1.6 million representing 66.67% increase. So yan. So alin ba yung bumaba dito? Halimbawa, interest expense. Tandaan nyo ha, pag expenses naka-negative kasi deduction yan. Diba? Deduction yan sa iyong gross profit. So, deduction. Kaya na naka-negative. Kung mapapansin nyo itong interest expense, 2014, ang expense mo na is 54,000. Tapos, noong 2019, ay 36,000. So, ibig sabihin ito, kasi expense to, kumbaga, ang laki ng binayaran mo o ang laki ng expense mo noong 2018. Tapos bumaba. Siyempre, konti lang babayaran mo, 'di ba? Nakatipid ka ng 18,000. So ang effect niya increase. Ang effect niya increase, then in terms of percentage, negative 0.33%. Ayan.
Yan. Next, analysis and interpretation. Solvency and capital structure. So, dito tayo, interpret natin yung financial statements based sa solvency and capital structure. Sabi dyan, liquidity or short-term solvency. The liquidity of the business has improved in 2019. So, nag-improve daw yung inyong short-term low, short-term solvency. This is reflected by the increase in total current asset at higher percentage compared to the increase in total current liabilities. So, sa current asset, ang in-increase niya is 206,000.54%, while sa current liabilities, 93.33%. So, ibig sabihin niyan, mas malaki yung asset mo kaysa sa liabilities mo. Kaya pwede mo siyang, kayang-kaya mo siyang bayaran. So, yun. However, the main cause of increase in total current asset is the current, the increase in account receivable of 450,000. Ay, 450%. So, ibig sabihin niyan, marami kang collection. Collection, hindi pa muna kolekta. So, marahil marami kang paninda, di ba, na ang napautang. Yan. So, yan. This means the ability of the business to pay its current liabilities. So, kaya-kaya mong bayarin utang mo pag nakolekta mo yung account receivable mo na yan. Is dependent on its ability to collect the account receivable. Yun nga. Kailangan mong makolekta bago mo mabayaran yung mga utang mo. Siyempre, sabi pa rito, this is because despite the increase in total current asset, cash has decreased to negative 62.5%. So, kumbaga, dahil nga yung imbis na makolekta mo, madagdag sa cash para tumaas yung cash mo, hindi mo nakolekta yung, kumbaga, na-stack muna siya dito sa account receivable sa mga pautang mo. So, hindi mo pa siya nasingil, kaya yung cash balance mo nag-decrease. Naintindihan ba? Then, dito naman tayo sa solvency or long-term solvency. Sabi dyan, yung explanation dun sa financial statement, the solvency of the business has improved in 2019. So, nag-improve yung solvency. This is reflected by the decrease in total non-current liabilities of negative 50%. The business was able to settle in 2019 the currently maturing loan of 180,000 from year 2018. This further analyzed below. So, ito yung explanation daw sa long-term loans, for example. Yung current portion, 180 noong 2019, 180 din noong 2018. So, walang increase. Then, yung non-current portion, noong 2018, 360 yung balance mo. Then, naging 180 na lang. So, ibig sabihin, nagbayad ka ng loans mo dito. So, bumaba yung iyong loans balance ng 180,000. So, ang effect nun is negative 50% decrease. So, yung total notes payable mo, 2019, 360. Then, 2018, 540. So, ang decrease ay 180,000 representing 33.33% negative. Yan ang explanation dito. Then, sa capital structure naman, the main source of business financing in 2019 is equity, primarily from retained profits. This reflected by the following. So, sa capital mo, meron ka daw retained profits. Nag-increase, sabi dyan. The increase in equity is higher compared to the increase in total liabilities.
So, ang comparison nila sa equity mo is 242.11% versus 39.58% sa liabilities. Ayan. So, mas mataas yung sa equity kasi nga ang laki ng kinita. Ayan. The main cause of the increase in equity is retained profits rather than additional investment by the owner. Siyempre, kapag may additional investment, merong malaki yung profits, so napupunta yan dun sa equity balance. Ayan. So, yun ang ikinataas ng equity balance sa profit. Ayan. Ito yung explanation dyan. So, for example, yung total asset mo is 3,030,000 2019. Yung 2018, 1,454,000. So, nag-increase ng 1,576,000. A total in percent is 108.39%. Representing increase in asset. Then, total liabilities 2019 is 1,340,000, 2018 960,000, so nag-increase ng 380,000 representing 29.58%. So ito yung sa equity. Ang 2019 balance 1,690,000, 2018 balance 494,000. Ang increase niya is 1,196,000 representing 242.11% kasi ang laki ng kanyang kinita. Profit for the year 1,196,000. So pupunta yan doon sa equity sa capital ng owner. So yan yung explanation diyan. So, yung profit for the year mo, noong 2019, 1,196,000 ang profit mo. Noong 2018, 194,000 lang. So, ang itinaas is 1,002,000. So, ang in-increase niya in terms of percentage, 516.49%. Ayan. Sa profitability naman, ano yung explanation doon? The profitability of the business has greatly improved in 2019. Example, the increase of 516.49%. Yung kinita mo, itong in-increase niya compared last year. Dahil sa sales has increased at a higher rate than cost of sale. So, mas malaki yung sales mo kaysa sa cost of sale. 66.67%. Ayan, ang sales mo. Eh, yung cost of sale, yung mga nagastos mo sa mga paninda mo, 55.56% lang. So, ayan, this could mean that the unit costs have either decreased or sale prices have increased. Siguro, tumaas daw yung presyo mo, kaya malaki yung sales mo. Depreciation expense increase, which could have been brought about by acquisition of additional equipment during 2019. Kasi yung property plan and equipment mo increased by 8.33%. So, pag nagdagdag ka kasi ng mga equipment, madadagdagan din yung depreciation expense. Sa bad debts naman, expense increase with the increase in accounts receivable. This reflects the higher risk that the business assume as a consequence of extending more credit to customer. Di ba ang laki ng account receivable mo? 450% yung in-increase. Ibig sabihin, may tendency na yung iba ron, hindi makakabayad. Yun, nagkalimutan. So, bad debts yun. Ayan. Interest expense decrease mainly because of the decrease in notes payable. So, syempre, nababayaran mo na may utang mo. So, bababa rin yung interest. Yan. Yun yun. So, siguro itong trend analysis sa ano na lang, sa part 2 kasi mahaba na. So, hanggang dyan na lang muna tayo. Bye-bye.